Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video ay sumama muna ako sa pagganggot ng niyog dito sa ibaba ng bundok, dito malapit sa gilid ng kalsada. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian, kung wala ka nito ay lagi kang talo. Umaga pa lang ay nandito na kami sa gilid ng daan at pagdating ko dito ay nagsisimula na sila magsungkit dito ng niyog at may nakatambak ng mga bunga ng niyog dito sa gilid ng kalsada. Ito yung unang araw naman namin ng pagkangkot ng niyog dito sa ibaba ng bundok. Medyo makulimlim ang panahon dito ngayon dahil paparating pa lang dito yung bagyong Christine. At habang nagbubunot ako dito ng niyog, ang ibang mga kasamahan ko naman ay nagbabantay sa mga dumadaan ang mga sasakyan dahil kapag wala nang dumadaan ay doon na maghuhulog ng bunga ng niyog. Delikado kasi kapag hindi mo ito nababantayan, lalo na kapag ikay nagmamaniyo sa iyong sasakyan. Dahil kung gumulong na ito sa iyong harapan, tiyak ay sisimplang ka talaga nang di mo na mamalayan. Pagkatapos ko magbunot dito ng niyog, ay lumipat naman kaagad ako dito sa bagong pinagtambakan. Sa oras na ito ay hindi pa dumating yung mga kasamahan ko mga nagbubunot ng niyog. Kaya solo lang muna ako dito sa pagbabalat. May at maya ay dumating ang kasamahan naming babae para kunin yung niyog at ilagay sa sako. Pagkatapos ay bubuhatin niya ito papunta sa pinagpupuestuhan ko para dito ay pupunuin. At nang matatalian na, iba naman ang kanilang trabaho. Sila naman yung mga naghahakot ng niyog na nabalatan na at naglalagay sa sako. At habang busy ako dito sa pagbubunot ng niyog, ay may isang tayong follower dito na tumigil dito sa aking pinagbubunutan. Nakuha ko na sana ang kanyang pangalan para ma-shoutout ko naman sana, kaso akin naman ito nakalimutan. Kung napanood mo ito kapugi, pasensya na, comment ka na lang para ma-shoutout kita sa susunod kong upload. At numating na rin dito ang isa naming puging kasamahan, kasunod itong dalawa kong kasama sa pagbubunot. Mas maganda talaga na tatlo yung nagbabalat ng niyog para makahabol sa mga kasama namin na susungkit. Dahil ang bunga ngayon dito ng niyog ay napakarami, kaya kung mag-isa o dalawa lang kayo nagbubunot ay siguradong matatambakan ka at mahirapan kang makahabol sa kanila. Naninibago na rin ako sa pagbubunot dito dahil matagal na akong hindi na sumasama sa kanila dahil doon na lang tayo lagi nagbablog sa itaas ng bundok doon sa ating kubo. Siguro pagkatapos ng pagkanggot dito ng niyog ay babalik tayo ulit doon. Dito ay medyo malayo na kami sa kalsada. Ang lahat ng binabalatan namin dito ay hinahakot nila ng pakunti-kunti papunta doon sa gilid ng daan at doon na lang pupunuin yung sako para hindi na sila mahirapan. Maganda rin marami kayong kasama nagbabalat ng niyog para habang kayo ay nagtatrabaho, sinasamahan nyo rin ng kwintuhan. Kaya minsan kapag nalilibang ka sa inyong usapan, hindi nyo namamalayan na ubos na pala ang iyong binabalatan. Kapag nauhaw kami at wala kami dalang tubig, nakikisuyo na lang kami sa mga nagsusungkit ng niyog para makahingi ng buko na aming iinumin. Ito na din yung aming merienda dahil ang laman nito ay amin ding ginakain. Pero yung akin ay itinabi ko muna dito at tinakpan ko lang muna para hindi mapasukan ng mga insekto para mamaya kapag nauhaw tayo ay mayroon tayong maiinom ang sabaw ng buko. At habang nagbabalat kami dito ay bigla naman natamaan itong kamera kong nakapwisto. Kaya ang ginawa ko dito ay inilagay ko na lang ito malayo doon sa pinagbubunutan namin. Buti na lang ay maulap yung kalangitan natin dito kaya hindi tayo nabibilad sa init at hindi maalinsangan itong ating paligid. At yung dalawang senior citizen namin dito, sila naman ang mga kumukuha ng mga kumakalat na niyog at iniipon nila ito sa isang lugar. At yung kasama naming babae ay nagbubuhat lang na sakto lang sa kaya niyang dalhin at lagi yan tumutulong kapag nandito na nagkakanggot sa ibaba ng bundok. Nung patapos na kami dito magbalat ng niyog ay sumunod na kami doon sa kasamahan namin nagsusungkit para hindi kami maiwanan at matambakan. Kunting pahinga lang habang nag-iipon pa ng mga niyog. Kapag marami na ang tambak, tuloy-tuloy na naman sa pagbabalat. Dito ay medyo masakit na itong aming likod. Dagdagan pa ng mga braso mo nang alay na sa pagod. Pero kahit ganun pa man, patuloy lang sa pagkayod. Ipahinga mo lang ng saglit hanggang sa makabawi lang ng lakas. Tapos ay ipatuloy na lang ulit. Dito medyo lumabas na itong siyaring araw at yung paligid namin ay maalinsangan na, kaya amin na itong binilisan para matapos na. At sumunod na kami ulit doon sa mga nagsusungkit ng niyog at may nadadaanan kami dito maliit na ilog. Pagdating namin dito ay nabutan namin si Bianan na nag-aalis ng punong kahoy na nakasagabal doon sa puno ng niyog. Tamang pahinga lang muna kami habang nagsusungkit sila dito at nagpatuloy na naman sa pagbabalat dahil malapit na kaming magpahinga dito. Huling tambak na itong nabubunutan dahil kami ay mananahalian na. At nung natapos na kami dito ay kagad naman kaming umakyat papunta doon sa kalsada. Tapos ay kanya-kanya na kami nagsipag-uwian dito. Pagdating ko sa bahay ay kagad ko naman tinanggal yung guwantes na aking suot dahil mamaya pagkatapos ng pananghalian ay babalik na naman kami ulit doon para magkanggot. Kalating araw pa lang ito pero grabe ng aking pagod. At pagdating ko dito sa loob ay napalit na ako kagad ng aking suot at hinandaan na kagad ako ng aking isawa ng aking pananghalian. Nauna na siyang kumain dito kaya hindi niya na ako sinabayan. Noodles at pretong isda with sawsawan itong ating ulam. So, paano mga kapugi? Kain po tayo. Sa
sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyo lahat. Shoutout nga pala kay Riz Ira Lim, kay Maris na Vasquez at Capestrano family from Novaliches, kay Noz Resida watching from Daet Camarines Norte, kay Ryan Plata Villasoto watching from New Zealand, kay Jomer G. Panis from my hometown Isulan Sultan Kudarat, kay Ami Isgira watching from Nueva Ecija, kay Dabdab watching from Riyadh KSA, kay Roy Dikito watching from Cavite, kay Incognito Proel Ronald Jason watching from Lebanon, at shoutout din sa Barangay Alingaro General Trias Cavite, kay Niel Alvaro, kay Randy Mindinilla at sa family Mindinilla, sa asawa niya na si Ronaline Mindinilla watching from Caloocan City, kay Mel Mariano Saklayan watching from Marcos Ilocos Norte, kay Nalian Chin Barnido watching from Malbar Matangas, kay Filmen Olpok Vlog watching from Cagayan de Oro City, kay Elizabeth Cuevas watching from Paite Laguna, kay Lourdes Kim Pisti watching from Pennsylvania USA, at shout out din sa kanyang page ang Waray Kita Vlog, kay Rowels Dulay watching from UAE, kay Orlando Joseph Motio at sa Sabungero Parabulang, kay Nelson Baloloy at Victorino Guarin na taga Katanagan Huban Sorsogon. Shoutout sa inyo dyan mga kapugi. Hanggang dito na lang, maraming salamat.